Tunghayan po natin ang ikalawang kabanata ng ating kwentong pinamagatang, The Millionaire Saves My Heart. Pero bago tayo magpatuloy, ay paki-like po ng ating video, pati na rin ang subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Mahihinang katok ang nakapagpigil kay Amira sa pag-iimpake ng kanyang mga damit na dadalhin sa pag-alis nila ni Kura. Lumingon siya sa dakong pinanggagalingan ng mga katok mula nang magdalaga siya ay ipinagpagawa na siya ng Sarling si Lid. Amira, inay, bukas ho yan, pasok ho kayo, naririnig ko kasi na parang gising ka pa, kaya naisipan kong dumaan rito, makikipagkwentuhan. Isa pa, hindi ako makatulog, maalinsangan kasi. Ngumiti si Amira, bakit? Inay, pati ba naman kayo ay excited rin sa pag-alis namin ni Kura? Hindi combo si Aling Dulce, kasabay ng buntong hininga, ay naupo sa gilid ng kama ni Amira, tumingin kina Lina at Belinda, na natutulog na sa kabilang kama. Kanina pa ho sila tulog, sabi ni Amira, nakitinjin rin sa mga kapatid, napagod siguro sa paglalaro at kauurirat sa akin tungkol sa pag-alis ko. Sa makalawa na nga pala ang alis ninyo ni Kura, oho, inay, nakabili na ho ng tiket si Mrs. Caster kahapon. Muli, bumantang hininga si Aling Dulce, may dinaramdam ba kayo? Nay, puna ni Amira sa ina, nang mapansing nangungulimlim ang mukha nito. Umiling lamang si Aling Dulce, inabot ang iba pang damit ni Amira, na nakakalat sa ibabaw ng kama, isa-isang nilupe, at ipinasok sa loob ng nakabukas na malita ng dalagita. Naupo si Amira sa tabi ni Aling Dulce, niyakap at hinalikan, inay, ayaw ko ho sanang makita kayong malungkot sa pag-alis ko, kasi, hindi rin ako mapapalagay doon sa pupuntahan ko. Pasensya ka na, anak, ngayon ka lang kasi mapapaalay sa amin ng itay mo, at ng mga kapatid mo. Ngumiti si Amira, kasabay ng pag-iling, tumayo ito at humarap kay Aling Dulce, inay hindi naman ako mawawala sa inyo. Babalik din ako, kailangan ko lang naman hanapin ang kapalaran ko sa ibang lugar, na mas maunlad kaysa sa atin, para sa ikauunlad din nating lahat. Ang gagawin kong ito, inay, pinag-usapan na natin ito, diba? Tumango lamang si Aling Dulce, ang inay, napapaluhan na ring sabi ni Amira, dapat ay masanay na tayo na magkakalayo, para hindi naman ninyo ako gaanong mamimiss. Inabot ni Aling Dulce ang mga kamay ni Amira, tulo ang luhang niyakap niya ng mahigpit ang dalagita, hindi niya moari kung ano ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon, Tina, inay, matulog na tayo, baka mag-iyakan pa tayo dito, at mapalakas, e magising pa si Nalina at Belinda. Lumabas ng silid si Aling Dulce, na medyo magaan na ang kanyang pakiramdam. Magkakasamang sakay ng jeep, na maghahatid sa kanila sa pier, ang mga magulang ni Kura, at ang mag-anak ni Mang Ben at Aling Dulce, sa harapan, sa tabi ng driver naman nakaupo sina Amira at Kura. Ang daming bilin ni Nalina at Belinda kay Amira, nabilhin nito pagdating sa Maynila, at ipadala sa kanila, napapatawa lamang ang mag-asawang Ben at Aling Dulce. Naroon na sa pier sina Agatha at Mrs. Caster, kausap ang iba pa nilang mga kakilala, nang matano sila ni Agatha na dumarating, agad silang sinalubong nito. Amira, nako! Akala namin eh hindi na kayo darating, inip na sa inyo si Mrs. Caster, muntik na nga kayong ipasundo, humihingal na sabi ni Agatha. Medyo nagdrama pa kami bago umalis, si Kura, nilapitan sila ni Mrs. Caster, oh, ano, handa na ba kayo, baka mamaya eh magbago ang isip ninyo, ha, eh, ayaw ko ng ganoon, bago pa nakasagot si Amira, ay nakalapit na si Namang Ben at Aling Dulce. Ang daming bilin ni Aling Dulce, paalala nito sa dalagita, ang pag-iingat sa sarili, lihim na natatawa tuloy ang Matrona, na nakatayo sa di kalayuan sa kanila, nang isenyas ni Mrs. Caster, na mauuna na. Siyang pumunta sa barko, ay yamakap agad si Amira sa ama. Itay, aalis na kami, Diaz King bata ito, paiiyakin mo pa yata ako sa sinasabi mong yan. Kumalas kay Mang Ben, niyakap naman si Aling Dulce, inay, huwag ho kayong malulungkot pag alis namin ni Kura, nangako kayo sa akin. Tumango si Aling Dulce, pero tulo ang luhang niyakap din ng mahigpit ang dalagita, lagi kayong magdadasal. Anak, huwag kayong makakalimot tumawag sa Diyos, kahit saan kayo naroon, ha? Oh ho, inay, nakangiti,
pero naluluhang sabi ni Amira. Eksaktong alas 10 ng umaga, nang tumulak ang barkong sinasakyan ng magpinsan. Halos hindi na matano ang MV Natalia, ay nasa pantalan pa ang mga magulang ni Kura, at ang mag-anak ni Mang Ben at Aling Dulcie. Tandang umuwi, Dulcie, medyo kumikalam na ang sikmura ko. Saka, nakakahiya naman kina Rolly, gutom na rin naman siguro sila. Kinakalabit ni Mang Ben ang asawa. Huwag mong problemayan ang sikmura mo, Ben. Marami akong dalang sandwich, kainin na lang natin sa jeep, at bumili na lang ng soft drinks. Ayaw ko pa kasing umuwi sa atin, malulungkot lang ako doon. Heto na naman po kami, hindi ba? At nangako tayo kay Amira, na hindi tayo malulungkot pag alis nila. Kunot noong sabi ni Mang Ben, pati tuloy sikmura ko pinipigilan mong huwag kumalam. Iba ang damdamin ng isang ina, kaysa damdamin ninyong mga ama. Hayaan mo na, Ben, naiintindihan namin ni Pedela si Dulcie, pakla ni Mang Rolly, ang ama ni Kura, kung gusto niyang dom ito muna, di pagbigyan natin siya, ako na ang bibili ng soft drinks. Sa MV Natalia, nalulungkot ka rin ba? Amira, basag ni Kura, habang nakatayo sila ng pinsan sa deck ng barkong sinasakyan nila, kapwa sila nakatanaw sa laot. Pinaglalabanan ko lang, Kura, sagot ni Amira. Ayaw ko kasing manghina ang loob ko, dahil lamang sa kalungkutan. Ako rin. Amira, gusto ko lang mapaganda ang buhay natin, saka makatikim naman ang buhay syudad. Tumango lang si Amira, ang kulay dugong araw na papalubog, ay nasasalamin sa tubig sa dagat nang makita ni Amira ang isang kumpol ng mga ibon, na dom agat sa mga isda sa laot, hindi maipaliwanag ng dalagita, kung bakit bigla siyang siniglahan ng pangamba, naalala niya ang bili ng kanyang ina, na laging magdasal at tumawag sa Diyos, kahit saan man sila makarating, dahil ang Maynila, bagamat isang magandang lungsod, ay mapanganib, lalo na sa tulad nila. Amira, Tina, baka hinahanap na tayo ni Mrs. Castor, kinakalabit ni Kura ang pinsan, saka, nagugutom na ako. Bakit? Nasaan ba si Mrs. Castor? Nakita ko siyang nakahiga sa terrace niya kanina, nagpapahinga siguro, pero baka hinahanap na tayo noon. Tumalikod agad si Kura, Tina, puntahan na natin. Tamang-tama lang na pagbaba nila sa second floor, ay nasalubong nila si Mrs. Castor, inis na inis. Oh, saan ba kayo galing? Kanina ko pa kayo hinahanap. Sa itaas ho, namasyal lang kami sa deck, sagot ni Kura. Kumunat ang noon ng matrona, hindi nyo ba alam, na delikado para sa inyo ang mamasyal doon na kayong dalawa lamang? Bakit ho, tanong din ang sagot ng dalagita. Hindi sumagot si Mrs. Castor, inirapan lang ang dalawang dalagita. Hindi. Sabi ng metrona sa sarili, hindi niya dapat pabayaan ang magpinsang ito, na masipatan at matipuhan ng ibang recruiter, marami na siyang hirap sa dalawang ito. Bukod sa perang iniwan niya sa mga magulang nila, ay malaki-laki na rin ang nagastos niya sa pasahe sa pagparoon at pagparito. Nakatitig lang sina Amira at Kura kay Mrs. Castor. Basag ni Amira, nagugutom na hay kami. Teka! Nagugutom pala kayo bakit hindi kayo sa dining room pumunta? May baon ho kaming kanin at ulam na padala ni inay, sagot ni Amira, para hindi na raw kami makikipagsiksikan sa dining room. Hindi sumagot si Mrs. Castor, tumalikod na ang magpinsan, para pumunta na sa kanilang mga terrace. Teka sandali, Amira, balik muna kayong dalawa rito, at may sasabihin ako sa inyo. Bakit ho? Nasa tinig ni Amira ang pag-aalala, akala ay pagagalitan na naman sila. Mula ngayon ay ayaw kong tatawagin ninyo ako sa pangalan ko, walang kangiting-ngiting sabi ng matrona. Bakit ho, tanong din uli ang sagot ni Kura, nakangiti na ngayon si Mrs. Castor, kasi, mas masarap pakinggan na tinatawag akong ma'am, kaysa sa Mrs. Castor, isa pa ma'am ang tawag sa akin ng mga sales ladies ko, maliwanag ba? Oh ho, ma'am, nagdueto pa sa pagsagot ang magpinsan, magkakapit kamay na silang dom ako sa may bakana, na kung saan nakahilera na kasama ng iba pa ang kanilang mga terrace, sabay na sa malpak sa kanilang terrace ang magpinsan. Sige ang iyakon, paano ngayon yan? Amira, umiyak pa rin sabi ni Kura, nawala na nga ang mga baon natin, nawala pa rin ang pera at mga malitan natin. Hindi umiimik si Amira, sige lang ang iyak nito, tinitigan ni Kura ang katabing babae na nagpapahinga sa kabilang terrace. Aba, hoy, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Hindi sumagot si Kura, akala mo siguro ay ako ang kumuha ng. Sinabi ko bang ikaw, tumayo agad ang dalagita, galit na galit, kung wala kang kasalanan hindi ka dapat masaktan.
Sakura naman, tama na yan, saway ni Amira sa pinsan, habang nagpapahid ng luha. Tina, Amira, bailan ni Kura sa dalagita. Sabihin natin kay ma'am ito, hinanap nila sa dining room ang Matrona, alam nilang naghahapunan na ito. Nagtaka pa si Mrs. Caster, nang mapansing kapwa mugto ang kanilang mga mata. Bakit? Anong nangyari sa inyo? Eh, kasi huy na, nawala ang aming mga baon, kasama ang aming pera at mga malita, umiiyak na sabi ni Kura. Kasabay ng buntong hininga, itinabi ni Mrs. Caster ang kanyang pagkain. Iyan na nga ba ang sinasabi ko sa inyo, dapat nag-iingat kayo. Marami ang loko dito, mabuti na lang at mga bagahe na lang nyo ang nawala at di kayo. Naroon na sa pier si Anton, ang driver bodyguard ni Mrs. Caster, kausap ang ilang kakilala niya. Eksaktong alas 5 ng hapon nang dumating ang barkong MV Natalia, nalulan si na Mrs. Caster at ang magpinsan. Abot-tenga ang ngisi ni Anton, nang matano niyang bumababa sa Andemaya ang kanyang mga hinihintay, agad niyang napansin, na walang dala kahit tig isang malita ang mga kasama ni Mrs. Caster, umiling-iling, biktima na naman sila ng nakawan sa barko, sabi ng driver bodyguard sa sarili. Nilapitan ni Anton ang Matrona, binulungan, boss, okay ang mga kasama mo. Eh, pero ba't dalawa lang sila, asan yung iba? Ngumiti si Mrs. Caster, dadalawa nga, pero tibe-tibe naman tayo dyan, mga donselya pa yan. Ngumisi si Anton, may katwiran ka. Boss, ang babatan ay mga sexy pa. Matapos silang maipakilala ni Mrs. Caster sa isa't isa ay ngiti lamang ang itinugon ng mga dalagita kay Anton. Walang imik na tinalikuran nila ang mga kasama, nagpaunang lumakad, makahulugang nagngingiti ang sumunod sina Anton at Mrs. Caster, sa likuran ng kotseng dala ni Anton sila pinasakay ni Mrs. Caster, naupo siya sa harapan, katabi ni Anton. Habang tumatakbo ang sasakyan, ay palinggalingga sina Kura at Amira, hanganghanga sila sa naglalakihang building na nadedaanan nila, lihim namang natatawa ang Matrona. Malayo-layo rin ang binagtas nila mula sa pier hanggang sa Marikina, kung saan ang bahay-aliwang pag-aari ng Matrona na pagdadalhan sa magpinsang Amira at Kura. Nang ay parada ni Anton ang kotse sa tapat ng malaking bahay, ay nanlaki ang mga mata ni Kura sa paghanga. Hindi gaanong kataasan ang bakod nito, at may security guards pa sa gate, ibang-iba sa mga bahay sa probinsya, sabi ng dalagita sa sarili. Ma'am, nako, ito ba ang bahay ninyo? Ang ganda-ganda pala at ang laki-laki, humahangang sabi ni Kura. Walang imik si Amira, nakangiti lang, kontento na siyang hinahagod ng tingin ang kagandahan ng bahay. Baba si Anton, lumigid at binuksan ang pinto ng kotse sa harapan, bumaba si Mrs. Caster, dinukwang ni Anton ang pinto sa likuran, para makababa si na Amira at Kura. Bumaba ang dalawang dalagita, tuloy kayo, magiliw na eniaya ng Matrona, huwag kayong mahihiya. Nakangiting nagpaunang pumasok sa loob si Mrs. Caster, nahihiyang sumunod si na Amira at Kura. Habang nakasunod, iginala ng dalawang dalagita ang kanilang tingin sa paligid, maraming tao, karamihan ay mga babae, na halos ay kasing edad rin nila, sa tingin nila'y parang mga artista, dahil sa kapal ng makeup sa mukha nila, lilan lang ang mga lalaki, karamihan pa'y nagsisigarilyo at uminom ng alak, sa pakiramdam nila tuloy, ay kinikilabutan sila. Dahil tagas-tagusan kung titigan sila ng mga lalaking nadedaanan nila. Lumingon sa kanila si Mrs. Caster, hali kayo at ituturo ko sa inyo ang magiging silid ninyo, maganda ang silid, pink ang kulay ng wallpaper, na may design ng maliliit na bulaklak na kulay pink din, dalawa ang kama na parehong rosas din ang kulay ng bed covers, sa pagitan ng dalawang kama ay naroon ang hairdresser. Nakalagay sa ibabaw nito ang lahat ng klaseng makeup, pulbos at pabango. Malinis ang banyo, may nakahanda na ring malilinis na tuwalya, may nakahanda ring sabon at mga bagong toothbrush. Ang ganda-ganda ng kwaro natin, Amira, nakangiting sabi ni Kura, habang hinahagod ng tingin ang paligid ng silid, susulat ako at babalita ko ito kina Itay at Inay. Hindi umiimik si Amira, may kakaibang damdamin ang namamahay sa kanyang puso sa mga sandaling iyon, ewan niya kung bakit saklat siya ng pangamba, sa pagpasok pa lamang niya silid na ito. Ay kinilabutan na siya at nanlaki na ang kanyang ulo. Amira, ba't para kang napatulala, puna ni Kura sa pinsan, hindi ba sabi ni ma'am bilisan nating maligo, tapos ay magbihis na tayo, kasabay ng buntong hininga ay naupo si Amira sa gilid ng kama, pagkatapos nating maligo, saan tayo kukuha ng bibihisan natin, isusuot ba natin uli ang maruming damit na ito?
Mahihinang katok ang pumutol sa pag-uusap ng magpinsan. Nagkatinginan sila, bumukas ang pinto. Nilapitan sila ng babaeng may daladalang damit, iniabot nito agad kay Kura. Iniabot agad ni Kura ang mga damit at inilagay sa ibabaw ng kama para basaamin ito. Nakangiting tanong ng dalagita, tumango lang ang babae, salamat, ha? Hindi sumagot ang babae, walang imik na tinalikuran nito ang dalawang dalagita, lumabas sa silid at kinabig na pasara ang pinto. Ang gaganda nito, eh, tuwang-tuwang sabi ni Kura, sabay ladlad sa mga barong dinampot niya sa kama, parehong paborito pa natin ang mga kulay, apple green at lavender. Ngumiti lang si Amira, sa iyo na itong kulay lavender. Amira, alam kong ito ang gustong-gusto mong kulay, maputi ka kasi, kaya mas babagay sa iyo yan. Buti nga pala at kinumpleto ni Ma'am ang gamit natin, sabi ni Amira, heto, tigatlong panty at tigalawang bago tayo. Sabay na naligo sina Amira at Kura paglabas nila ng banyo, natoob agad ang pansin nila sa nakahandang pagkain na nasa nibaybaw ng maliit na mesang malapit sa dakong daanan. Nilapitan ni Kura ang pagkain sa mesa, kumain na muna kaya tayo, gutom na ako, eh, mamaya lang, tanggi Amira. Magbihis na muna tayo, mukhang sa amoy pa lamang nito. Eh ang sarap-sarap na, sabi ni Kura, sabay tikim sa ulam, sabi ko na. Eh, ang sarap nga, ano kayang luto ito, hindi nagluluto nito si inay. Mamaya na sabi, eh, diit ni Amira, mayroon bang kumekain na katapi lang ng tuwalya? Nakakahiya naman sa grasya, napilitang magbihis din si Kura, kapwa humanga ang magpinsan, nang makita ang sarili nila sa salamin. Sabi ko na nga ba't bagay talaga sa akin ang kulay ng apple green, eh, pagyayabang ni Kura. Ngumiti lang si Amira, kahit anong kulay pala ang isuot niya, ay bagay rin sa kanya, tulad na nga ng kulay lavender na suot niya ngayon, sa tingin niya, isang bagong Amira ang nakikita niyang anino sa salamin, maganda at higit na kaakit-akit, may katwiran ang kanyang itay na mag-alala, baka nga naman makapag-asawa siya. Agad, naisip ni Amira, Amira, tanang kumain, bilang ni Kura sa pinsan, gutom-gutom na talaga ako. Oh, sige na nga, ikaw, basta sa pagkain hindi mauunahan, may himig birong sabi Amira. Naloko na. Amira, bakit, nabusog yata ako. Inaantok tuloy ako'y umiling-iling si Amira, nangingiti, sorry. Amira, hindi ko na mapigilan ang antok ko. Eh, sabi ni Kura, sabay higa sa kama, tumayo si Amira, sinalansan ang mga pinagkainan nila, nang makadama rin siya ng pagkaantok, ay nahiga na rin siya sa kabilang kama, ilang saglit pa'y tulog na ang dalawang dalagita, ang hindi nila alam. Nilagyan ng pampetulog ang soft drinks na ininom nila. Tamang-tama lang na nang maghahating gabi na, ay dahanda ang pumasok si Mrs. Caster sa silid nila. Kasunod si Anton, marahang binuhat ni Anton si Kura, at dahanda ang lumabas ng silid, tinitigan muna ng metrona si Amira, nang makita nitong tulog na tulog rin ang dalagita, ay lumabas na rin siya sa silid. Nang hating gabi na, ay marahang bumukas ang pinto ng silid ni Amira, pumasok ang isang lalaking humigit kumulang, ay 50 taong gulang na. Nilapitan nito agad ang natutulog pang dalagita, tinitigang mabuti, napapangiti, at nang maupo ito sa tabi ni Amira, ay sinimulan na nitong igapang ang kanyang mga kamay, sa bawat bahagi ng katawan ni Amira, sa malulusog na dibdib at sa dakong natatagong hiyas nito. Nang hindi pa rin nagising si Amira, ay sinikap nitong habarin ang damit nito, pagkuway tumayo siya. At hinubad ang kanyang polo shirt, isinunod ang kanyang pantalon at panloob, wala siyang itinira, at nang maramdamang nagiinit na ang kanyang katawan, ay bigla niyang dinapaan ang hubad na katawan ni Amira, mahigpit na niyakap at hinalikan. Nakakabaliw ang kagandahan at kabanguhan ng dalagitang ito, sabi ng lalaki sa sarili, sulit lang ang ibinayad niya sa metrona. Tamang-tama lang na gusto ng lusubin ng lalaki ang pagkababae ni Amira, nang mapuko siya, parang may lambong na ulap ang kanyang isip, inilibot ang tingin sa paligid, nang makita niya ang lalaki ay nagulat siya, takot na takot, lalo na nang makitang hubad ito, at siya rin. Pagkuway, mabilis na hinatak ang kumot, at itinakip sa hubad niyang katawan, sino ka, anong ginagawa mo rito sa kwarto namin? Hindi sumagot ang lalaki, nakangisi lang, hintakot na itinulak ni Amira ang lalaki, sinipa, hindi niya ito tinigilan, hanggang sa mahulog sa kama ang lalaki. Nang tumayo ang lalaki, ay natambad na sa kanya lalo ang walang damit na katawan nito, na sa kauna-unahang pagkakataon, ay ngayon lamang siya nakakita ng kabuuan ng lalaki.
Nanggatag ang buo niyang katawan sa matinding takot. Mabilis na bumangon si Amira, at naupo sa kama, hinailan niyang pataas hanggang sa leeg ang kumot. Lumilinggat na, saan si Kura, anong ginawa ninyo sa kanya? Hindi sumagot ang lalaki, umiling-iling. Hinatak ni Amira ang kumot, at nang makaaybas sa kama, ay itinapi sa sarili, mabilis niyang tinungo ang pinto para buksan ito. Pero sinundan siya ng lalaki, pinigilan siya nito. Palabasan mo na ako rito. Nagmamakaawa ang tinig ni Amira, hahanapin ko lang si Kura, ang pinsan ko. Muli, hindi sumagot ang lalaki, walang imik na hinatak ang dalagita, tinungo ang kama, at pasalyang itinulak niya ito, at saka sinibasab ng halik. Leon naman ang inaasahan ng lalaki, ang matinding panlalaban ng dalagita. After all, hindi pa sanay ito, birhen pa. Walang nagawa ang pagpipiglas ni Amira, nanaig ang pagnanasa ng lalaki, sa kabila ng pagtatangis niya at pagmamakaawa. Nanlumo si Amira, nang makita niyang puno ng dugo ang bahagi ng kama, na nagiik ng katawan niya. Umiyak siya ng umiyak, wala na ang kanyang pagkabirhen, ganito rin siguro ang sinapit ng pinsan, sira na ang kanilang mga pangarap ni Kura, sabi ni Amira sa sarili. Pagbabayaran ninyo ng mahal ang ginawa ninyong ito sa amin, Mrs. Caster. Ngumisi ang lalaki, nagbihis at lumabas na, umaagos pa ang luha ni Amira sa pisngi, nang pumasok si Mrs. Caster sa silid ng dalagita. Ano ba ang ipinagpuputok ng butse mo, ha, kunot noong tanong ng matrona. Hindi ba dapat alam nyo ang sagot, hindi nyo ba nakikita ang ayos ko, bulag ba kayo? Mrs. Caster, hindi ba kayo naaawa sa akin? Awa, matagal nang hindi alam ng matrona. Ang ibig sabihin ng salitang iyon, dito siya kumukuha ng ipinagpapaaral niya sa kanyang mga anak, nabubuhay sila ng marawasa. Hinahango lamang niya sa kahirapan ang magpinsang ito, at ito lamang ang tanging paraan, tama man o mali, para sa kanya, para rin sa mga probinsya ng ito, at sa mga katulad nila. Nagsinungaling kayo sa amin, Mrs. Caster, higit sa aming mga magulang, tumigil ka, galit na sabi ng matrona, mas malaki ang kikitain niyo rito, kaysa sa pagiging sales girl ninyo. Pero hindi ito ang pinag-usapan natin ni Agatha, ayaw namin ng trabahong ito. Hayun, naghahanap kayo ng disenteng trabaho, eh high school lamang ang inabot ninyo, ha? Kahit ipasok nyo na lang kaming mga katulong, sa akala ba ninyo'y papayag ako, nang gagalaiting sagot ng matrona, hindi ako walang isip na namuhuna ng malaki para ipasok ko lang kayong mga katulong. Hindi pinansin ni Amira ang sinasabi ni Mrs. Caster, masamang masama pa rin ang loob niya, nasaan nga pala si Kura, siguro ganito rin ang ginawa ninyo sa kanya, tumango ang matrona, di ko na kailangan pang magpaliwanag sa iyo, mga walang budi pala kayo, dapat sa inyo'y ihulog sa impyerno. Gumuhit sa noon ng matrona ang matinding galit sa lahat ng ayaw niya, ay ang pagsalitaan siyang walang hiya, lumagapak ang mukha ni Amira, sa lakas ng sampal ni Mrs. Caster sa kanya, na halos mabingi ang dalagita. Hindi kita binibigyan ng karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Umiiyak na tinalikuran nito ang matrona. Damapa sa kama at humagulo. Pakiramdam niya'y sisibog sa sama ng loob ang kanyang dibdib. Hindi natinag, sabi sa kanya ni Mrs. Caster. Sige, kapag hindi ka nagalit, magbihis ka na at ayusin mo na ang sarili mo. Mamaya, ay may